Alam mo bakit ano? Bakit? Medyo hindi ka makapag-isip ng maayos ngayon. Hindi mo makapag-isip naman ng maayos ngayon ah. Puro kasi Taylor yung chat eh. Sino ba yung Taylor na yun ah? Ano? Yung paborito kong sapatos. Sastre yan, sastre. Paborito kong sapatos yan. Pero Team Evo is actually banning out their own PA. Diyos ko naman. Binan out nila yung PA nila, Bezzy. Ayaw namin bigay sa inyo to. Baka ayaw namin pakakunin nyo. Waknitin nyo din kami. Pero yeah, I don't... arguable, but yeah, Terrorblade dito pinili na Happy Feet. They want to have that range lineup na meron sila because, and of course, a lot of objective taking coming out from Terrorblade. Napakabilis pumunit ng Torin yan, Terrorblade. And of course, may Ogre Magic sila. So, kumbaga, itong Terrorblade, pwede na siyang mag-all-in sa mga defensive type of items like yung Skadi. Yung mga semi-defensive pala, I mean, Manta Style and Skadi. Kasi in terms of damage, hindi naman siya makungulang dito. Meron siya Ogre Magic na bibigyan siya ng attack speed and meron din siyang empower to give him the bonus damage. So ito, may kita niyo mga kaibigan, this is going to be a Terror Blade carry. Mm-hmm. So, tingnan natin kung tuberculosis to Terror Blade talaga. Tingnan natin. Diyos ang gagamit niyan, parang lugi sa draft daw, sabi ni Buriki. Titignan lang natin kung paano mangyari. Si Manjin, weekends lang po siya nakapag-cast. Last weekend kasi, nawalan ng casting. So, may mga ginawa... Naku po! Diyos ko! So, ito, si Butters, kung ano lang sinasabi mo eh. Ito lang naman kasi yun. Kasi, may casting dapat nung Sabado tsaka Linggo kaso nagkaroon kami ng schedule so may ginawa kami as a team. As a team yung talent pool eh medyo may ginawa ng onte. So talagang hindi nakapagkasi Manjin. Pero this weekend probably. Pero hindi! Nasa Baguio kami. Oh, by the way, i-announce mo pala. Pero dito na tayo sa game. Yun. Nandito na tayo sa game. This is Happy Feet again. Versus Evos. Ayun ako. Prepare for battle. PA Lord. TA Lord. So, ayun mga... Ikaw magpakilala ng Happy Feet. Ako magpapakilala din sa Evos. Alam mo na kung Happy Feet. Si Jesse Vash, ang kanyang Ogre Magi. You have Benhur on his Outworld of RR naman dito. Ang ating Rubik. Jules B on his Terror Blade. And Yatch B your Magnus once again. And for the side of Evos, it's Blyku on that Weaver. Rams as the TA Lord. Avil as the Center Warrunner, Illogic as the Ursa, and Tuhoy as the Crystal Maiden. Pero bakit ngiti mo pag narinig mo yung TA? Ha? Paborito kong hero. Kasi initials niya... Ay! Nakuha! Paborito kong hero! Kala ko ba paborito mong hero si Bat Rider? So yan mga kaibigan. Ay, by the way, bukas nasa GG Blitz. Nasa GG Blitz ka bukas. Papanoorin ko kayo. Beautiful! Ewan sa inyo, Diyos ko naman, ang tahitahimik ng buhay ko, bibigyan niyo ako ng mga kung ano-anong issue. Diyos ko naman. Oh. Ay, nako. Ito sinasabi ko sa'yo. Ano? Ingatan mo si Jake the Snake. Jake the Snake. Alam mo si Jake the Snake nung... Kailangan. Alam mo plano Jake the Snake? Ano plano? Di ba? Nag-cast kayo yung dalawa dito ni In. Sabi niya, baba ako dun, papapicture Let's din ako kay moving. In. Diyos ko naman. Ay nako, alam mo. Ewan ko, yung mga sa chat dito na galit. Alam nyo, hindi po tayo chick boy. Loyal po tayo. Sa wala. Loyal sa wala. Diyos ko. Pero wala. Alam mo, ang taken na, respetuhin natin. Tayo ay mag-relax lang. At mag-appreciate ng Dota. So mga kaibigan, Ben dito just blocking the creep. At ayan, Rams. This is going to be an OD versus TA. Pero ito, sinasaktan si TA mo. Sinasaktan si TA kaya mo. Kaya nga, pinakater pa ng dalawa eh. Naglalagablab yung TA mo dito, Bessie. Hindi, okay lang yan. Ganyan talaga sa una. Alam ko, Ibus ka dito eh. Ganyan talaga sa una. Naglalagablab. Parang HF tayo dito, no ka ba? Ibus support ka. PH teams. Alam namin yan. Nako naman. Diyos ko naman. Diyos ko. Nice. Pero ito, bed mga kaibigan. At ito ang problema dito ni Rams. Every time na susubukan niya lumapit, Jesse Vash will be there to throw the ignite. Refraction charges dito, bababa ng todo-todo. And I think, malalamang talaga dito si Ben. Mm-hmm. Pero Jules, grabe naman yung arcana ni Jules dito. Napagamit agad siya ng metamorphosis. Well, siguro to get off the first last hits na napaka-importante. Kasi kita nyo, 78 base damage. That's a lot for a Terror Blade. For a level 1 hero, level to one be hero. Exact, 78 damage is too big. Yeah.
Pero dito, Yaj, naggubat na lang siya. Sabi niya, baka dito sa gubat, medyo mahanap kayo sa sarili ko. And Tuhoy dito with the rotations. Jesse Bash trying to get out of harm's way. Ignite with the slow and he will be able to survive. Astral imprisonment, nandun din yan kung if ever matripan nila pumasok. So, hindi nila pipilitin ng issue dito. And the thing with this HF's na lineup, yun nga, with the Astral imprisonment, you can use this to make time. Kumbaga, bigyan ng oras itong si Ogre Magic to close the distance and then get to the phase of this Tempest Assassin para lalo nilang magkaroon ng kill potential dito. OD. And of course, the TA. The refraction charges also, eh, talaga na papababa nila. Ay nako, alam mo, natatawa na lang ako sa mga sinasabi sa chat. Alam mo, minsan lang ako makabawi kasi nung ako yung nalagay dito sa hot seat na to, wala kayong tigil ha. Ngayon, babawi ako. Pero dito, ay, Alam, alam mo to si Butters, ewan ko na lang yung mga tano, mga sinasabi mo, di ko. Hoy, may nagtatanong sa chat. Ay, ako sa'yo. Kalokohan mo. Kalokohan mo yan. Si Indaw ba o si Rolyat? Ay, nako. Naku po. Ay, nako. Ay, naku. Pero dito, RR with the rotations, Rams. Medyo talagang pinipressure si Rams dito. Look at the denies, last hit and denies dito. Yung discrepancy between OD and that TA. Yep. 16-6. So, 10 na lamang dito ni Ben and Jesse Bash just doing work. Pero paramdam ko ah, ang pwede gawin dito ng HF, they could just go for the rotation dito sa bot lane and pressure nila dito si Terrorblade para mapilitan si Jesse Bash na umikot. Well, hindi nila pwede iwan ng ganito si Rams. Kasi the fact na hindi na nakakuha ng gold si Rams, hindi siya maging effective in the early game dun sa mid game, which is doon nagahari. Doon nagiging reyna ang isang TA. Lord. Tama ka naman. The very important timing for a TA is yung mid game na dapat meron siyang mga items. At least a Desolator, maybe a Blink Dagger, depende sa kanilang gusto. But yeah, he's having a really hard time dito kasi syempre, Ogre Magic is always against him using his Ignite para tanggalin yung refraction charges. And this Outward Devourer is essentially having a free lane dito sa mid lane. At mukhang dito si TA, napapa jungle na lang dito. Alam niyo naman ako, wala naman akong pakialam eh, hanggat hindi nadadama yung isa eh. Oo, okay lang ako. Bahala kayo mag-away-away dyan. Ewan ko sa'yo. Ewan ko sa'yo, Butters. Mga pinakapagawa mo sa mga tropa natin dito. Hay naku. Press 1 for T, press 1 for, press 2 for E. Just magbutuhan na tayo dito, mga kaibigan. Ako, teka lang, mag-chat lang ako. Sabi mo muna sila. Pero yun na nga, mga besi, nakita niya dito, Jules, farming, yung farming niya dito is hindi maganda eh. Kasi yung pressure talaga na nagagawa dito ng Center Warrunner and the Weaver, medyo nakakas siya dito ng onte. He doesn't have the Metamorphosis, so medyo talaga makakas siya dito. Pero eto na naman si Yaj. Nangingibambayan si Yaj. Nangingibambayan. Yun yung magandito kay Yaj, nangingibambayan. Pumaparayo sa malayong lugar. Ganun talaga tropa natin. Tatandaan mo ang pinakaunang pinaka criteria para maging bayani ka ng isang bansa o ng Pilipinas, kailangan kilala ka sa iba't ibang lugar. Dito si Yat, sabi niya dito, gusto ko maging bayani. Dadayo ko sa jungle niyo. Siyempre, kaso problema sa mga bayani, alam ko yan yung mga unang namamatay eh. Gagawin na rin ba yan, parang Butters? Oo. And Ben will just continue to dominate this mid lane. And TA is actually forced dito na. Napapa-jungle na lang siya dito dahil sa sobrang hirap ng kanyang ginagawa. Nako. Ano ba gusto mo? CSGO o League of Legends? Dota tayo. So yun mga kaibigan, ano gusto nyo? CSGO o League of Legends? Send nyo sa 2366. Ay, nako. Ang hirap talaga. Ay, naku, Butters. Sinabi ko sa iyo. Sinasabi ko sa inyo eh. Magpakasaya lang kayo na ako yung pinagtitipan nyo. Pero ngayon, okay na. Okay na kami. Kayo naman. Ay, naku. Yari ka. Pero Jules dito, using that Metamorphosis. Back to the ball game muna tayo. Mamaya na ang kulitan. Yeah. Mukhang nanguna talaga dito ang Ursa Warrior with a lot. Actually, mas malakas pa siya ngayon kaysa mas malakas pa niya last hit as compared dito sa ating Terrorblade. Actually, that's almost double.
na kanyang last hits, hindi naman pala, hindi naman, mga 75% more than what Terrorblade has. Even with the free farm din. So, I guess itong lanes dito ng EVOs, they're generally happy with what they have. But I think that their TA is their primary concern right now. Pero na, in terms of jungling, di naman siguro masama with the refraction as well as the side blades. Mm. I guess yun yung way dito ng Templar Assassin para makabalik dito sa game natin. Pero ito, Jules dito with that, with those illusions, conjure image yung ginagamit niya dito. Just trying to harass this Weaver, pero Weaver going for the Sakuchi. And ito yung naging problema for Jules eh. Once na sinubukan niya lumapit dito sa creeps, papasok ng Sakuchi and matatamaan siya ng mga 2 to 3 right clicks. Right click basic attacks dito from that Weaver, and that is going to be very, very hard for him to compensate. Lalo na salve na lang yung meron siya dito, wala na siyang tangos. So kailangan talaga maging maingat dito. Well, ang ginagawa na lang dito ng Happy Feet is hindi na nila pinipilit na pagaanin yung buhay ni Jules dito. Ginagawa na lang nila, binibigyan na nila priority na yung ibang lanes. Plus, ginagawa ni RR dito, ginagawa ni RR yung lahat ng mga kaya niya para mabigyan ng onting push yung creep equilibrium papunta sa side nila. Well, actually, that's also big. That's napaka-importante rin talaga ng creep equilibrium even in the 7-minute mark kahit hindi na siya masyadong sa laning phase. And it still gives a lot of farm. That makes sure pala na marami laging farm yung hero mo. And of course, you're droughting yung farm na kalaban. Pero Center Warner will become telekinesis. Still quite tanky. And Vlaiku will look for the turnaround dito kay RR on his support Weaver. RR falling low nandito si Jules on the vicinity. And they will not push through. Although nandito si Tuhoy on his Crystal Maiden. They might look for another gank. But hindi na nila itutuloy dito. So nobody is yet to die. First blood is yet to happen in this. Pero ito na, medyo ng ibang bayan. Ng ibang bayan, mga kaibigan. Yachito with that RP, but the enrage is there. The stun on this illogic Ursa Warrior as real imprisonment. At dito naman, mag-reset sila dito. Papalibutan nila yan. Oh, and ayun, no. Kahit pa paano, nahuli nila dito. And will the sanity eclipse be used? No sanity eclipse. And he actually lives. Actually lives. That's the power of Ursa Warrior early at this point. 4,000 yung kanyang net worth. And yung kanyang levels also mataas. So makunat ko na siya dito. But Jules, being very aggressive dito si Vlaiku. But they will just force out this Terror Blade out of the lane. And sadly, yung kanya metamorphosis is unti-unti nang nawawala, and hindi na siya niya magamit is ito para makapag-farm ng creeps. And Tuhoy on his Crystal Maiden looming closely, pero mamahuli siya dito ni Rubik. Actually, he will be. The Tekkenesis is there. Catching this, but the Frostbite counter it. Yan yung gusto ni Wolf. Matapang. Yan ang gusto ni Wolf. Matapang. Vlaiku dito with the right clicks. At si Tuhoy. Yan ang gusto ni Wolf. Sa babae. Parang Crystal Maiden ni Tuhoy. Palaban. Uy. Palaban. Matapang. Paano to? Malakas. Gumugusto. Kaya Crystal Maiden will get the initiation. And they will take down Jules, which is a very important target dito. I guess 1-0 na dito. Nauna ang EVOs in terms of kills. In terms of last hits, ay net worth dito, hindi naman sila na... Nauna na sila actually. And in this TA, medyo nakakabawi na. It's only just 500 gold behind yung kanyang katapat. At nauna siya against dito sa mga cores ng HF. So, still well and good for EVOs. Even Why? Though nahirapan sila. So, palaban. Palaban na palaban dito yung CM nila, Besi. Yatch with the skewer. Oy. At eto na, lumalaban na naman si Tuhoy. Uy! Pero ngayon ang problema sa mga babaeng palaban. Oh. Paminsan nasasaktan. Nasasaktan pero minsan. Wolf ang gusto sasaktan. Pero hindi, babawi tayo. Ben, babawi tayo. Babawian natin. Si Yatch dito. Pinatay niya kasi. Ikaw yung Ursa, ganun. Hindi ako yung Ursa, pare. Diyos ko naman. Diyos ko naman. Ano ba yung mga sinasabi nyo? Diyos ko naman. Mayroon double damage rin dito. Outworld Devourer natin. Might look for ito. There's an initiation on this Ursa, but there is the Crystal Maiden again. They want this Ursa actually. Being aggressive, but not gonna continue with his pursuit. Vale is now up for Benedict. This Asylum Priest naman is actually painful with that top lane. Ursa falling low. And actually, may turnaround pa yata. Oy, pero dito si Yatch Dotto. Oy, the skewer. Wala siyang skewer dito. And I think they're gonna go for the shot. Oh, oy, Asylum Priest na may kulang. Kamunti ka na naman. At ayun, mga babae, si ang babae sa gigilid.
Oh, okay. HF, Ben is actually quite tanky and di alam mo, napansin pursue ko dito kaya, no? Kay CM. Ano yan? Ang galing niya umi-snipe. Ang galing mag-snipe. Nandun lang yun sa gilid. Medyo bumabaril-baril lang doon. Medyo Crystal Nova, Crystal Nova. Naman. Yan yung gusto ni Wolf sa babae pala ba? No, naman. Pero Rams dito. Ay, si T.A. Lore. Buna ko. T.A. T.A. Lore. T.A. Siyempre. Oh, ito. Sentry Ward. Just pero to... I think for Happy Feet dito, they're doing quite well with their decision making. Just going for the towers. Kumbaga, kahit medyo makalamang dito, yung EVOs dun sa pick-offs at saka dun sa mga laning nila, pati yung Ursa nila dito, walang hindi na contest yung laning niya. So, si Jules dito, ang medyo kailangan nilang abangan. Pero ayun, illogic. Nako, Jules, medyo, falling low, Sunder, not gonna land, and TA. Wala na, hindi niya na nagamit. Well, actually, dapat magagamit yung pa sa TA kasi lumapit talaga yung TA sa kanya. Pero, ayun. Kung pipiliin ako ng babae para kay Idol Wood, yung hindi siya sasaktan. Kasi alam mo, sa labas, sa loob at sa labas ng camera, mag-katropa ko. Oo naman. Yun lang yung ayoko siya, yung sasaktan siya. Kasi, mga kaibigan, ganun talaga. Ayoko na sasaktan ng tropa. May tropa tayong mga ayaw natin nakikita na sasaktan. Totoo yan. Mga ganun. Ay nako. Friendship goals. Friendship goals. Friendship, di ba? Di ba, Bessie? Yuppie! Beautiful. Beautiful. Pero just this is game 2 of the best of 3 series between Happy Feet and EVO. So, ayun. Tome of Knowledge dito. Bimili si Rubik. He wants to get to level 6 ASAP. Uy, pero illogic dito. Medyo nasasay ko siya ng unti-unti. The Ignite is there. The slow. And he uses his last skill, which is the Enrage, to get out of harm's way. And ayun, Astral Imprisonment is there. He will be taken out ages. Walang stampede eh. Walang stampede. Pero Tuhoy dito, napakagaling talaga. Oblique. Yung laro dito. Rev Ball catches Ursa. Rev Ball, pero Astral Imprisonment on one. Uy, ba't niya pinalayo? Ba't mo pinalayo? Oh, no. But, no. My goodness, Sunder gracious, great balls of Diyos fire! Ko, wala mga kaibigan, Diyos ko, Lords! Hindi ako mapaniwala pa rin, Butters. Diyos ko, Lords! Diyos ko, Lords! Pero ito, Sukuchi, ginamit na lang dito ni Rubik. Oh no, alam mo na, this is a very questionable call. Medyo hindi na kami nakapagsalita ni Butters after that. Kasi ang ginawa dito ni OD, nakulong niya dito si Ursa Warrior dun sa Astral Imprisonment. Which means, pag-ising niya, meron siyang damage. And then katabi nun is another hero, which is the Weaver. There could have been the damage dealt on that Weaver because syempre kapag labas mo ng Astral Imprisonment, may damage. Kaso, nilayo ni Yaj on his battles. Well, ayaw niya lang din siguro ipag-timelapse. Kumbaga, dinagdagan niya lang ng onting duration yung stun. Pero kasi, may ibang nasama eh. May ibang nasama, yun so, na nga. Probably, kung nakapag-takedown kayo, baka bumak na lang yung Weaver doon. Medyo naging greedy lang talaga siguro sa... I guess, that's naging greedy lang talaga in terms of kills to si Yaj. Pero, 6-4-4. 6-4-4. Sa is 4-4. Ay, naku. 1-7 ang scoreline. Nakapawi na dito ang EVOs. In fact, sila na naunguna ngayong game. Even though yung laning phase nila hindi ganun kaganda. And now, HF is finding the struggles and in killing a hero. Actually, isa pala napapatumban nila dito ang hero. Ngayon dito sa late game, hindi na sila makakuha ng kills dito. In the mid game pala, I mean. Even on the Ursa. Although they get the Aegis, pero still, wala pa silang clean kill dito na nakukuha. Old and sweet. So, dito na sila. Mga kaibigan, Jules is trying to form. Kailangan nila humanap ng paraan dito. Uwi tayo ng maaga ngayon. Oo. Yun na naman. Kaya sabi namin, gusto natin mag-cast. Ayaw lang natin napapagod yung players. Oo, tama. Mabait kami. Chill-chill lang tayo dito. What is... I'm thinking about kasi kung ano yung... Pero ito, Stampede. Oy, pero yun, the Stampede, oh, double no? Edge, wala. Tuhoy with the freezing field. At 3-man RP. Ay, very nice. Oy, redeeming himself. Pero ayun, the 2-man skewer RR dito getting caught out. Pero wala din magagawa. Enrage is there. At hinahabol nito si RR. RR Natix, mga kaibigan. Ang hirap sabihin ng pangalan mo para sa akin. Pero okay lang. Caster tayo dito. Pero yun na, mga basic. Ursa Warrior. Oh, the Silence Eclipse gets the kill on CM and Ursa pero, falling Abel dito, low. Si Abel, kailangan nila Ursa bantayan. Will Ursa will go down. Ursa will go down. 2-4-2 trade dito.
medyo nakala mga HF with their the value of the what the kills that they get. That's the four times kill streak na nakuha dito ng Outworld Devourer as well as the kill on the CM. Although JJ Garant medyo napatay siya dito pero nakakuha naman siya ng importanteng RP. He still dies but yung exchange na nakuha ng HF is more favorable than what Evo's got. So, sabi dito nung isang tropa natin, shoutout daw kay Miracle. Shoutout daw kay RTC na tinalo ni Miracle sa 1v1 SFSF. So, Paolo Lope 18, subscribe for 5 months in a row. So, shoutout sa iyo mga tropa peeps. Mag-subscribe kayo and don't forget to follow the stream para updated kayo pagka may broadcast tayo dito. That's www.twitch.tv/MineskiTV. At kung gusto mo panood yung mga past broadcasts namin o gusto nyo pag-aralan or may moment kayo na gusto balik-balikan, eh meron tayo niyan. Yung bots natin sa YouTube is www. And they will catch out Yaj na naman going for the TP. And dito sa bot lane, no, they want to get Rams but they don't have any more catch dito. Medyo malayo na. And ito, Happy Feet needs to find something or needs to do something to stop the bleeding. Unti-unti silang namamatay dito. Unti-unti silang chino-choke out dito ng side ng EVOS Gaming. Yes, they won a skirmish dito sa baba. Ang problema, kahit sabihin mong ganun yan and Nomad is playing Dota 2, wala na siyang pakialam magtrabaho. Diyos ko. So, ayun nga, ito yung sinasabi natin dyan. Wala eh. Kumbaga, kailangan nila humanap ng paraan dito para pigilan yung pagdudugo na nangyayari sa kanila. Well, alam naman natin HF Ben with the defensive imprisonment astral on our defensive astral dito, Tuhoy. Wala silang pamigil dito, Crystal Maiden ulti. One man RP on the Crystal Maiden. Kawawa naman yan. Kawawa naman yung Crystal Maiden. Alam mo, ang mabaing palaban, yan yung gusto ni Ul. Oo naman. Siyempre, kasi natin yung mga... Ewan ko sa'yo, Butters. Or sa... malapit na siya dito sa kanyang Blink Dagger, only missing one component, that is the recipe. So, hindi naman siya masama dito. Hoofstop. And Jules getting caught out, but ayun, medyo tatalo na lang dito. So, ayun, kung gusto nyo i-view uli yung mga past matches, kung gusto nyo makita yung mga State of Trance, Sakita Nights, yung mga content pa namin na ginagawang iba, tsaka yung creatives, pumunta lang kayo sa www.youtube.com/MineskiTV. Is mag-subscribe kayo at open nyo yung notifications nyo para if every... kung sinusubaybayan nyo yung Sakita Nights, eh pagka naka-open yung notification nyo, makikita nyo, lalabas talaga mismo dun sa notification bar nyo na lumabas na ang bagong episode sa Sakita Nights. Pero ito, Urs of Warner siya ata masasaktan dito. Subukan niya lumaban, Yaj dito, falling low, and he will go down. The Furious vibes are real. Pero ito na, Jesse Bash. Oh no, hinayaan nila dito, pwede po siya mag-blink out, and no, actually forward, getting the kill. Oh no, not gonna get the kill on RR. He could have evaded, I mean, nakataas na siya doon, pero hindi niya ginawa. He wanted the kill, and then, dalawa ka pala dito ni JJ. That's a good trade for Happy Feet. Where, hindi na dapat maganda yung trade dito ng Happy Feet, pero itong si Ursa medyo nag-dilema paningin. Ginusto yung gustong manakit. Sabi dito ni ArthXD01, Boss Kanin. Butters, gusto mo din ba ng mga babaeng palaban? Hindi ko na kailangan sabihin yung gusto ko. Ay, kasi nakita nyo naman na. Ayos ba, Mamshi? Yappy! Ay, Winnie! Beautiful! Bimbo Gaming daw or sa medyo nagdilim yung paningin at na gustong makapatayman. Tumingin sa salamin, nakala lang nakalipas. Yun lang yung kanta doon. Ano ba yung sasabihin ko dito? Yeah, I mean, Jules, medyo hirap siya. He's struggling. To be honest. Wala tayong kaano-ano dito. Pero, yung net worth niya, kita niyo naman eh. Mas mayaman pa sa kanya yung center. Which is katapat niya na dapat sila yung may edge dyan. Pero, shoutout daw kay Mark Cinco. Sabi dito ni Hadrian 2017. Hadrian. Uy, pansin mo naman si EJ Glorioso. Boss Butter, salamat kasi madami ang natutunan sa analysis niyo. Salamat mga boss. Kaya nga namin ginawang trabaho to eh. Kasi para sa inyo. Para sa inyo. Hindi sa mga haters. Para sa inyo. Hindi, pero din sa mga haters minsan. Mahal din namin yung mga haters namin. Mahal din namin yung mga haters, pero natandaan nyo, hindi lahat ng ginagawa na kasi may mga bagay lang kami ginagawa. Oo, tama yung pagkatapos ng kasi. Hindi, joke lang. Joke lang. Uy, si Neji Online. Si Neji Online, ako po, ayaw na mag-naruto. Ayaw na mag-naruto. Pero Roshan is up in 40, 10 seconds na lang siya dito.
Yeah. So Center Warner almost with his stampede is committed dito. Nahuli Jesse Bash. Naman mga kaibigan. Naku, si Jesse Bash with the giling-giling move. Giniginiling-giling na lang siya ng OT dito eh. And, well, nakakuha sila ng kill dito. TA now, second in terms of net worth. So, hindi na masyado nag-matter yung pangpupugo sa dito sa mid lane. And naka-raos na siya dito. Ayun naman, nahuli na naman si Jules Delicious Papa Ball. Pero Ipos, Abel will just ano get out of arm, get out of range. Oh. Yung range dito ng Thunder kasi is medyo malapit-lapit lang. Mm-hmm. Needs to get out ASAP kung ayaw niyang mapalitan yung buhay niya dito. Yep. May nagtatanong dito kung tingin daw ba natin tatagal yung TNC sa Kiev Major. Ako tingin ko. Siyempre. Ako tingin ko. I personally believe as well. Maganda yung pinakita nila ng Star Ladder. Mm-hmm. So I think they just need to pick up. Pero ito, may nahuli yata dito sa top lane. It looks like it has actually the evil. Okay. Uy, pero medyo, ayun, si Edge dito, nagputol lang puno. Sabi niya, dito natin siya pagtitripan. Dito sa bakanting lote. Pero, uy, Edge dito, using that RP to get a kill. Evo's avail, was that worth it? Oh, that's not a, it, I don't ngayon, think so. Ngayon alam ng Evo's. Ngayon alam ng Evo's na wala na silang ano dito, RP dito. So, Evo's could just go in, BKB, TP, Gangsta. That's Gangsta. If he had the RP, could have gone for it. Pero wala, ginamit niya dun kay Centaur. Boss Wolf pa shoutout kay Mosta. Kasi naman yan, sinasabi mo. Ito, napaparosya na sila dito. They will get it. Now, meron ng Aghanim Scepter, by the way, itong si Weaver. So this is one way for him to save his teammates, lalo na pag medyo napapasama dito. And Ursa actually finds Jules ito. The Thunder was alam mo, not alam his mo ba't maganda yung Weaver na yan? Bakit? Isa lang kasi nahuhuli ni ano eh. Ni Yaj. Uy, pero oh, dito, man. Oh, grabe with na multi-track drifting. Tuhoy! Masyado kang palaban! Oh, no. Uy, the Thunder! Pero sa tropa niya yun, kay Yaj siya ginawa yung Thunder dito. So, one down. Actually, dalawa kasi if you count the ages, there's no Stampede yet. So, they might use this traps dito. Na oh, no. Ursa with the time-lapse. Oh, Ursa with the time-lapse. Jesse Bash will go down. Pero, hindi na dapat siya dumikit doon. Pero nilapit dito si Rams. Rams dito, tutumba. Unstoppable na dito si Ven. And I think they will go for the chase. Astral imprisonment dito. Tignan natin kung papatay nila ito. Kanina pa nakatakas ito. Abel with the stun. Double edge dito. And they will go down first. OD will fall down. 3-4-3. OD will go down as well. Ano ba niya? 3-4-3 tayo dito. Actually, 4-4-3 if you count the ages. But Vlaiku, he wants another kill dito. He doesn't have a lot of damage. Medyo damage. But nandun na yung Aghanim Scepter. And he might find the kill on RR on his Rubik. But will it be enough though? Nandito na si Jules. Oh, it will be enough. So kung she out dito at nahuli na si Jules, naiwan mag-isa, pwede pang makalima dito ang Evo's. And cinco indeed they will. 5-2. 5-2. Hindi naman. 5-4 naman. 5-4 naman mga kaibigan. Eh, na ano dito, na panalo ng Evo's Gaming yung extended clash na yon. Yeah. Well, I think that was two clashes in actually. Kumbaga parang dalawang clashes lang yung nangyari doon eh. Medyo nagmukha na siya, sobrang tagal yung duration niya kasi medyo magkasunod lang talaga. Parang may mga 30 second na ceasefire lang tapos biglang lumaban na sila. Go Scepter is the key daw. Pero Rolyat is the key to Wolf's Heart. Ay naku naman. Siyempre mahilig tayo sa mga malakas mag-clutch. Ay naku. Hindi ba hilig sa clutch? Favorite team mo, clutch gamers? Ay, hindi naman. Oh. Gusto ko lang yung mga gusto ko lang yung clutch na parating? Gamer. Anong gusto mo parating? Gusto ko lang yung mga clutch na gamer. Oh. Ayun. Ay naku naman. Pero, yeah, I mean, let's have a quick, tawag dito, quick item check kasi, I mean, a lot of physical damage coming out from Evo's. Wala silang masyadong physical damage. So, a Ghost Scepter pick up on Happy Feet would have been the perfect for this RR or kahit kay Ogre Magi dito. Napakaganda sana ng pag-pick up nila dito. But they're not opting for it. I guess they want this mobility items muna. Pero ito yung isa sa mga counter din for Evo's. Dahil wala naman silang Diffusal Blade so far. Sa salita nga ni Boss Alo, ait. Tama lang tayo dyan. So, dito mga... Hain ako. Naku po. Ang pinakamataas na Q, tatandaan nyo, ang pinakamataas na Q sa PH Esports, ang high na Q. Yun na nga. Mm-hmm. So, 5-man RP lang sana, puro isa lang yung RP. Butters, TNC, or Mineski. No questions about it, mga kaibigan. There's someone asking, Matt Gaines, this is not an English cast, this is a Pinoy cast. This is a Pinoy cast, bro. But, ito, Stampede. Ako, nahuli na naman si Judge. Stampede, pinagsasampal.
Ayun yung inaanap ni Bolt. Ang kulit mo, ha? Uy, naku, Jesse Bash dito. Si Jesse Bash dito, kung naku po. Okay, nagpagkanta po. Ayan na naman si Jesse Bash dito. Sabi niya, iniisip ko si ano to. Iniisip Monkey ko King. Si Yoko lumabas. Yoko. Inahanap ako ni Yum Yum. Shoutout dito lang na ako. Shoutouts kay Yum Yum. Na nagtatanong siya kanina about sa pag-extend ng passport. Shoutout sa'yo. This is Matt Gaines. This is a Pinoy cast of the Pro Dota Cup. So, in our language, relax ka lang. Means that you should relax. Gold and sweet. So, ito nakikita naman natin. Juice. Yung next item ni Juice dito will be the Skadi. Mm-hmm. Rubik dito with that dagger. So, medyo makokontrol na talaga si Ursa Warrior dito. Well, Ursa Warrior has the BKB. Yeah. So, pwede din siyang makontrol dito. Also, TA, meron na rin siyang BKB dito. They are looking for something. But actually, itong reflection na meron itong si Terrible Blade. First kill nila. Meron dito, may mauhuli sila dito. Astral Imprisonment. Looks like they're gonna back down from here. This is Ursa anyway. And napapikb na dito. They might look to reinitiate, but blink out from Ursa Warrior. And I think this is gonna be a full back from the side of Evos. Because they don't have any more magic immunity para sa kanilang tropa ang Ursa. Sabi ni William Sheeran, tiga Marikina daw yung Evos. Tiga Indonesia ata to eh. Indonesia. Ay, no. Hindi pa na yan, hindi pa na yan. Shoutout daw sa TC Boys ng Bulacan, lalo daw kay A. Shoutout sa'yo, A. Shoutout kay Too Easy for Asura. Kaano, ano mo si Asura eh. But shoutout daw kay Dean na napakabigat niyang office mate. Oh, tiga Marikina nga daw. Naku, naku, naku. Baka Evo GT yung iniisip nitong tropa natin. Taga Marikina. Taga Marikina, baka Evo GT yung iniisip mo, ha? Iba yun, iba yun. Matagal na yun. Matagal na yun. Easy ka lang dyan, JBC. Mamaya tayo mag-uusap. Pero eto na, Ben. Getting caught out sa Yonic Trap. On top of us. Oh, pero Ben dito, ginamitan nila. Sabi ni Yaj, ayoko na. Brown RP. Hindi ko matatamaan yung CM. Ayoko na. Pero nagsasabi dito, Wolf, akin na lang si Biakek. Alam mo, di ko pagmamayari mo si Biakek. Hindi mo kami magkakilala. Mm-hmm. So, relax lang kayo dyan. Hashtag Marikina Pride. Imo GT. Iba mo yun. Ay, naku. Radiant's top tower has looked better. sabi nung isa, taga Makati daw yan, pinsan ng tropa ko dyan, isa dyang ibos. Diyos ko, iba po yun. Iba po yun. Ibos Cavite. Yeah, Ibos Cavite yan. Tama. Ibos Cavite. Pero iba pa rin yun. Ay nako, ito. TA actually being aggressive here. Blinking in. Pero wala siyang makuhuli dito. OD is still down for 20 seconds. They might look pero, to pero natutuwa ako. Nakikita ako dito yung Ibos. Just manhandling HF. Yeah, actually. Pero ang HF, natatalo ang Mineski. Natatalo yung ibang teams. Yeah. Yung top teams din. Mm-hmm. Tapos kung iisipin mo, Ibos dito, medyo nahihirapan sila. Nagkakaroon sila ng ano? Nagkakaroon sila ng onting problema. Lumalaban sila dito sa ano? Happy Feet. So, ang na-excite ako dito, after ba ng Kiev Major, eh ganito pa din ba yung landscape ng Southeast Asia? Kasi nakakatakot na exactly. Kung puro tayo ganito. Kung lahat ng teams natin, malalakas na. So, ibig sabihin, is 2017 the time for Southeast Asian Dota. Kasi, tatandaan mo sa regions, parang tayo na lang ata yung hindi nananalo pa. NA, CIS, EU, yeah, may China. EU. Wala pa yata ang CIS, pero may EU na. May si, wala na ba mo CIS? TA. Sino Dendi? Ay, oo, CIS nga pala. Oh, CIS, sino Dendi? Hindi nga pala sila EU. Oh, so yeah, tama ka naman, Barry Butters. Ngayon. CIS ang Navi. CIS ang Navi. Dati, nung TI3 ah. Yung TI1, TI2, TI3. Alam mo CIS sila eh. Sir Wolf, wag mo kunin si Ian Mercado. Hindi po natin kayang kunin yan. Shoutout daw kay Kenneth Angel. Shoutout sa'yo, Kenneth Angel. Evos, kakanin daw yung Evos. Kakanin daw yung Evos. Diyos ko. Ano daw meaning ng CIS? Commonwealth of Independent States. Commonwealth of Independent States. Yep. So, sa QC ba? Sa QC. Sa Commonwealth. Sa Commonwealth. Diyos ko. Ay, nako. CIS pa din daw ang mga Navi ngayon. No, yeah, I agree naman. Pero, mas marami lang silang EU players, if I'm not mistaken. Pero, wala. Di naman, ngayon lang naman nila hiniwala yun eh. Lagi namang EU plus CIS yun eh. So, doesn't really matter. Si Neji dito, ayaw na talaga mag-Naruto. Nag-Final Fantasy na. Bessie Art
kung maganda ang lineup ng Navi, pasok sila sa Kiev Major. Oh. Yun lang yun para sa akin. Tama naman yun. So yun, Illogic dito with his Abyssal Blade and BKB up. He's gonna go for the Diffusion next. He's going to use it against these heroes na medyo mabilis-bilis ang movement speed. Kasi pag na-purge mo nga naman, eh, talagang mahirapan sila dito magtakas-takas. Well, they have the Stampede. Kaso nangyari sa Stampede nila usually is for engage. In terms of running, kumbaga pagkatapos nun, kapag ka nagtakbuhan na sila, ang dami ng way ng Happy Feet para makatakas isa-isa. Well, yung Terror Blade dito, pwede nila mahuli, pero protektado din kasi siya dito ng Ogre Magi and the Rubik, so medyo mahirapan na sila hulihin. Pero Terror Blade dito, almost up with Skadi, Illogic with the Aegis of the Immortal. At ayun. Yun na nga. Cebu International, so hindi po yun yan. Ang mga tao, ang mga players pa lang siya, si Manas Alpha Hydray. Sino daw ang once na caster? Nako. Si Manjin, si Nengi, tsaka ako. Sinong hindi? Tanong, huwag mong tanongin kung sino yung once sa mga caster. Tanongin mo kung sino yung hindi. Ganun na nga. Kasi bilang yun. Bilang na bilang. Arcane. So, may BKB na rin ang Center Warner. Was that the Center Warner? Tama po ba? Siya pa yung nakita kong may BKB. Ay, hindi naman. Butter sigaw na lang kulang sa EG. Kompleto na sila, busy. Kompleto na pero sila. Kakausapin ko yung manager nila. Sabihin ko, sabi dito ni Ashura, ako na lang daw kulang sa inyo. Baka pwedeng kunin nyo na o para kompleto na kayo lahat. Ano po meaning ng BKB? Pero hindi, ano yan? Black King Bar. Anong country ang Evos? Sila ay galing Indonesia. Hindi sila sa Abite. Ano ba tiga Marikina nga yan? Hindi sila sa Marikina? Hindi sila sa Indonesia yan. Indonesia. Sa Indonesia sila. Pero dito, sabi ni Yench dito, uy Ben, gusto mo maasak, shockwave kita. Shockwave kita. Sabi ni Ben, wag! Tikon na ako. Tikon na ako. Trigger mo si ako. Oy! Pinorstop nila forward dito, pero initial. Pero yun, initial multi-track drifting mga kaibigan. Nag-initial this. Wala daw bang sod sa game na ito? Mukhang hindi pa sila nagsusod dito. So, good observation. Well, kanina bumili na sila. Actually, gumamit sila kanina. Pero ngayon, medyo hindi na talaga lang malabat kasi ang HF eh. Medyo alam na dito ng Happy Feet halos. And Terrorblade dito, 0-5 ang score niya. 0-5-10. So, dati ang ginagawa na niya 0-0-0. Ngayon, 0-5-10 na. Ay, wala. Taghirap talaga siya dito. Taghirap talaga siya. Eh, well, ngayon pangatlo na siya in terms of network, so nakaka-farm na siya ng konti. In fact, he has his Skadi and mukhang next item niya dito is the Butterfly. Kind of helps against this, of course, against Ursa and TA. Pero I think na madali lang naman makapag-monkey-party sa BKB. Oh no, Avil. So may BKB na nga itong tropa natin. Makapag-BKB si Avil dito, he doesn't have the TP though and he will go down. And eto na ata ang hinahanap sa break ng Happy. And if ever magsama-sama siya, si Yaj naman yung sabi niya, masarap ba dito? Ba't dito siya tumambay? Ba't ka dito siya? I was meant to have this. Pero yun na nga, nakikita naman natin dito. I'm thinking of ways for Happy Feet to actually go back. Well, tingin ko lamang naman sila in the latter stages of the game. Again, Evos, they have this TA and Ursa na medyo mid-game oriented. Hindi sila sobrang lakas dun sa late game. RR will be caught by the freezing field and with the TA melt strike, he will go down. And that's a 1-for-1 trade so far. Well, hindi naman siya trade kasi kanina pa namatay si Seth Warner, but still. Apat na heroes pa lang ang buhay for both teams. And again, back to what I'm talking about kanina. Natingin ko itong HF naman eh, maganda yung kanilang ultra late game, yung mga tipong mga 40 to 50 minutes na kalakasan dito. They have Rev Ball na pwede mag-turn the tides of the game. And in terms of the course, meron silang OD at Terrorblade na napakalakas during the latter stages of the game. Evos naman, they are strong right now. Kung makikita nyo, napakalakas ng kanilang firepower. It's because yung TA at Ursa, generally, malakas sila sa 25 to the 35 minute mark of the game. Yun yung pinaka-sweet timing nila eh. Doon sila pinamalakas. Yung power spike, kumbaga. Power spike, yan. Tinatawag natin na power spike. Ngayon, kapag umabot sa 40-50 minutes, nagsastruggle sila. Malakas pa rin sila, oo. Nakakapitas pa rin sila if they can, pero nagsastruggle sila dito. Nahuli si Ursa Warrior. Ginulak mga kaibigan. Pero Aghanim Center. Time-lapse. Easy. Sabi dito nung isa taga Makati daw si ano, yung si Rams. Tatlo daw.
Makati, tiga Makati daw, tiga Marikina daw talaga. I mean, tiga Makati lang daw talaga tropa niya. Basahin natin yung pangalan ni Ram. Sige. Si Ramsey Bayhaki. Mukha pang Pilipino yung pangalan na yan. Pangalan pa lang, nako. Doon pa lang panalo na kami. William Sheeran, hindi pa namin ma-o-honor yung gusto. Relax ka lang. Steady handsome. Magbibigay namin sa'yo steady handsome. O yeah, Speedy Gonzales. Pwede rin naman. Speedy Gonzales. Kapag ito Miguel, Steady Gonzales. O, tama naman. Oh. Tama naman. Taga-bakati talaga yun si Ramsey. Ibang nga natang Ramsey yata yung sinasabi mo eh. Si Ramil. Si Ramil ata yun. Ah, nanay niya kasi Pinay. Ah, okay. So, kung totoo man yan at hindi kayo nang ano, eh magandang galawan yan. Hindi kami mag-agree dyan. Hindi kami dyan. Pero at least si Bayhaki, tawag ko na kay Ramsey si Bayhaki ah. Hindi ko siya tatawagin sa tamang pangalan niya. Rubik dito almost up with his Aghanim Scepter. And eto na, Terrorblade with the Scuddy. May nagtatanong dito, si Benur daw ba taga-Egypt? Oh, oy. No nga, nakulay na. Enter Batsfly, Jesse Bash dito, will get caught out. So may Buttersfly na siya dito, May Terror Batsfly na dito si ano, si Terrorblade. And inaabangin na lang yung Hurricane Pike niya next. I think, kuha na lang siya isa pang item dito, probably sa Tanic for another tier for item. And the Gucci na sila dito. Gucci, or maybe an AC. So may nagsasabi dito, tambay daw ng MI sukat si ano, si Rams. Hindi naman. Si Ben-Hur, iba po yung Ben-Hur na taga-Egypt. Ito, Ben-Hur na Pinoy to. Taga-Mandaluyong dating mayor ako. Pero ibang Ben-Hur yun. Ben-Hur Amalas yun. Taga-Mandaluyong daw si Ben-Hur dati daw. Dating politiko. Ben-Hur Amalas. Tapos na daw yung termino. Si Ben-Hur Loy. Whistleblower din siya dito. Si Ben-Hur Loy. Napaka-significant pala ni Ben-Hur sa mga Pinoy dito. May pelikula din yan eh. Yung Ben-Hur. Oo, yung Ben-Hur. Oh. Yun yung Egyptian. Yung mga panahon na yun, medyo natanggal na siya sa Mineski nun eh. Baka nag-shooting kasi. Baka nag-shooting niya. Ngayon, bumabalik sila. Diyos ko. San daw si Denki? Shoutouts nga pala kay Denki at kay Boss Lon. Medyo matapos sila ng trabaho ngayon because of Manila Masters. Pero you can expect them to be back by the time na... Hindi ko na sasabihin. Basta magbabalik sila. Magbabalik yan. Si Palakang Puti dito. Kanina pa yun nire-request yung gagawin ko. Hindi ko magagawa yan pare. Kasi tayo ay nakafocus lang dito sa game. 11-21 ang scoreline natin. Happy Feet. They are happy with what they have right now. They are defending well against EVOS. EVOS, hindi sila masyadong makapush dito sa high ground. And now that meron ng butterfly, itong si Terrorblade ngayon, kailangan na mag-isip ng EVOS. Do they need to... Pero ito, nahuni nila mga kaibigan. Weaver will go down. That was a support Weaver. Support Weaver. So, I guess not too bad for EVOS. Pero still, malaki-laki yung nakuha nilang chunk of gold. Yeah, that's 500 na nakuha nilang gold because of the killstreak na meron itong si Weaver. So, all in all, okay lang din. And ang problema lang naman, sige, fine, wala silang rev ball. Pero tingin ko ang EVOS, they won't fight without the Weaver because Weaver is their parang napakalaking part na sustain nila because of the Aghanim Scepter na meron sila. Pero eto na, nahuli din si RRR with the Sukuchi and the telekinesis back. Tuhoy dito trying to go for RR, but yes, the Sukuchi can get out. Pero dito, kulang. Naabutan siya ni Illogic. It's a quite a decent pickup. Not the end of the world for Happy Feet, pero ito, nag-split push na si Terrorblade, but Ursa is here to defend it. And will they look for Aghanim Scepter, for MKB? Let's see. Pwede ba natin makita ng quick lang dito sa TA at sa... Oh, pero dito, Hexed up Templar Assassin. He might fall down, BKB. And the Stampede will secure his kill. Pero looks like he's gonna go for the turnaround. Medyo matapang dito, but the Go Scepter's now up for Yetch. That's what we're talking about kanina na makakatulong sa kanya. And actually, meron na siyang Bloodthorn. So this has true strike. Pero still going for MKB para for good measure na rin dito sa ating Templar Assassin. Outward Devourer dito. We'll go for the Shiva's Guard next.
And it's a pretty good item choice considering that you're going to try to control Urza Warrior. The slow plus the attack speed slow plus yung Templar Assassin pa dito will get caught. And tingnan natin yung mga BKB charges nila dito, direct. Hindi ko makita. Nasa ilalim ng Butters and Wolf. Pero mukhang... So, pabulong na lang? Pabulong pwede. Na lang. 5 seconds na lang yata dito sa Templar Assassin. And oh, that's just the... Isang pinto pa lang. So, 9 seconds pa lang, mga kaibigan. Pero dito, 7 seconds pa lang dito si Ursa. Matagal-tagal pa rin. And ito yung kinausap ko dati si Fly Solo nung mga panahon na Sven, nag-Asian Arena siya. Bakit, sabi ko sa kanya, bakit hindi mo ginigamit yung Sven? Ayoko eh. Pagkatapos ng BKB, pagka ng 5 seconds yung BKB, parang wala na sa akin. Eh. Oh. Pero ayun, telekinesis using that man. Oh, grabe naman yung sequence doon ng ligtasan, mga kaibigan. Maganda, maganda. Pinapakita dito lang HF so far. Now, MKB, meron na dito ang Ursa Warrior. Yeah, tama ka naman na sinabi mo kanina na ang hirap din na magkaroon ng low duration na BKB. Especially for Sven. Sven kasi napakabilis niyang kumuha ng BKB. Kasi yun na yung next may item niya. Kumbaga, in terms of, yung kumbaga, Battle Fury sinasabi natin is gold acceleration, firm acceleration item. Pero, meron na siyang innate na ganun. So, hindi na kailangan humanap ng firm item doon. And dito, getting purge. Oh, red ball. At eto na ito ang hinahanap. HF dito is doing it. Pero will they be in time? Will CM be in time? Will Weaver get out of this? Dalawa na patumpan dito. Yatch to fall. 3-4-1 trade. Napakalaki panalo dito ng HF. They are now taking this. And they will take the CM as well. Only Weaver will be able to live. At yun yung dahilan na. Kasi hindi siya kasama sa fight. But Jules looking for him. Napakalakas ang damage niya dito. No! Okay, there's a time lapse but they won't use it. Marami pinapakita dito ng HF. They are now proving to be the clutch dito sa game natin. They are now leading the game. There's a momentum definitely. Nakahapon na sila dito. Ito na ang problema ng ano. The ito one throw carry. Ito na ang ano. Ito na ang problema dito ng ano. Evos. Kanina, hari sila ng mid-game, early game, mid-game. Hari sila eh. Wala tayong magagawa. That is still an Ursa Warrior and a Templar Assassin. Yeah. Pero kasi, once na nag-late game sila, once nakuha ni Terrorblade dito, mga besi yung kanyang items, outscaled lahat yan. Yeah. I totally agree with that. This is, yun nga, kanina natin pinag-usapan, when the 40-minute timer goes in, ang talagang nagahari dito ay the late gamers katulad na Terror Pain and they will catch this TA again. But a quick BKB, Weaver will also use the time lapse. Pero ito, the turnaround, will Raps they get this Raps? With the damage! Oh, just no. Using the Thunder on Ben. Just dito, I think he will get caught out. At ito na ang kailangan nila. He will use the Mantis. Oh, pero JJ Garant will be there to save the day. Tinulak palayo. Tinulak palayo. OT will still fall in the hands of this Weaver pero still, that's a big save dito para sa tropa natin HF. And they will try to catch out Yaj, the medal, the solar press is there. Swarm, oh, it no. Will hit and he won't be able to use the dagger. 8 seconds, magkukuldown na skewer, pero it only took 2 seconds to take him down. Ayun lang ang kailangan nila dito, Bezzy. Yun na nga, but still, that's a lot of buybacks committed on side of Evo, so I guess they'll get that as a compensation. Lahat ng heroes dito na importante for HF may buyback. Dito meron buyback si OD, even the Ogre Magic and this Uy, dito si Magnus. Oy, sabi ni Bly ko dito, I'm a carry, oh. Bly ako. Bly ako, eh. Buyback on this Magnus. He has the reverse morality, so they might get this. And that's enough to fend off ng Evos. They are going to back down. They know that this Magnus has the RP. Hindi nila ibang pwersa na lang to. And they will go for the Aegis next, mga kaibigan. Ito na nga. Aegis will be taken. The BKB is now up on the Terror Blade. So that's a pretty big pickup. Lalo dito, meron siyang 10-second magic immunity. 45 minutes in this game. That's pretty huge of a duration. And lock item sabi na siya dito. Sabi ni Marquez 09, predictions naman daw sino match-champ ng DAC. Sinabi ko nga kanina, Invictus Gaming. Invictus Gaming ako. Kayo, ano bang tingin yung kinakapaan yung team para mag-champion? Alam ko mga favorite chance is OG, Liquid, EG, pero ako, Invictus Gaming. Ikaw, ano ba? I'll go for EG, pero fanboy kasi ako ni Bernie. Pero fanboy din kasi ako ni ano, Universe. So, fanboy ako ni Universe. Fanboy ako ni Universe, ha? Pero in terms of execution, kung paano sila maglaro, I think EIG. IG or OG. Meron silang paraan para manalo sa DAC.
Yeah, I'm definitely nasa top na sila ngayon ng food chain doon actually. I think they're going up against Wipe attempt. Dito may there's a smoke attempt. At there's a wrap around from Evos. They can catch JJ here but the quick stamping na dito. Ano then, medyo malayo ang doy. Oy! Oy, hindi nagamit yung RP mga kaibigan and he will go down without even using the RP. Pero TA will fall on the hands of this Terror Blade and there's the reinitiation coming out from Happy Feet. Dalawa na napatumpan nila dito. No buy back on TA. This center warrior fall, mayroon siyang Aegis pero I don't think that would be enough or sa warrior will use his buyback dito. Ang dami nang napatumpan na ng HF at isa lang naman ang hindi na nila kailangan ng rifle dito. Telekinesis will catch this center warrior, no stab it. And this is end. Cheese, mga pero wala ulam. Vegan cheese. Bakit hindi niyo binigay sa Urso sa TA yung Aegis? Oh, and ayun, may nahuli pang isa dito. Urso warrior gets caught out and he is at the back lines. Medyo malayong base ang pinupuntahan mo. Nasa maling liga. And he's kited dito, Jules. GG will be called in just a matter of seconds. GG. Ayun na nga, GG. Oh my God, yeah. That's a napagandang patience coming out from HF. Mukhang hindi maganda yung turnout ng mid-game para sa kanila. Pero sabi nila, we're just gonna defend our towers, be efficient in farming, and survive in the end.